ang ating pamumuhay ng may pag-ibig at may mabubuting gawa. Yun din ay tinitiyan ng ating kaligtasan. Kasi kung naglilingkod ka sa Panginoon, ay nandun yung bunga. Yung bang nandun yung pag-ibig. Yung bang hindi mo namamanayan na nakakagawa ka ng mabuti. Yung bang bukal sa loob mo may nakita kayo sa kapatid na nangangailangan eh. Hindi mo napapansin na sarili mo, kapatid, ano ba may tutulong ko sa'yo? Yung instant na dumadating sa atin, naranasan nyo na ba yun? Yung mayroong hindi naman nangingi sa'yo ng tulong, parang nati-discern mo, yung Holy Spirit ay nangungusap tayo na kailangan ang tulong sa kapatid na yun. So, kung natitiyak natin ang mga bagay na yun at nararanasan natin mga hilay, alam ko, you are candidate to go to heaven. Amen po ba? Amen. Mga halimbawa ng mga tao na karanas ng katiyakan ito, si Haring David. Alam ko, lahat ay kilala natin si Haring David. Kung paano napatuwid ang tao nito. Kung ano ang kanyang lakad, kung ano ang kanyang gagawin, ay sinasangguni sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung meron tayong mga balak, meron tayong mga plano sa ating mga buhay, kailangan natin tiyakin na alam ng Panginoon. Kasi once na sinuro mo yan, alam ko, feeling yun ang aking hindi. Babagsak. Si Apostol Pablo, naranasan din niya ang katiyakan ito. Si Apostol Pablo ay isang taong pinipersecute ang mga Kristiyano. Pero nung hinipo siya ng Panginoon, anong ginawa niya? Tinalikuran niya ang mataas na tungkulin, tinalikuran niya ang kayamanan, at sumunod sa Panginoon. Dahil alam niya na ang katiyakan pupunta sa kalangitan. Alam niyo minsan, sa ating generasyon, sa lahat ng Kristiyano sa panahon natin, alam niyo ba na nakaranas na rin ang katiyakan na ito? Amen po ba? Nararanasan natin ng katiyakan ang buhay na walang hanggan ay abot-abot natin mga kapatid. So, huwag kayong magsawa sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Pero hindi maalis talaga yung pag-aalinlang. Ibig sabihin ay, andyan yung pag-aalinlangan kasi ang ating kaaway ay nandyan lang. Maski ayaw mo, yun ang trabaho ng kaaway. Na tayo pahirapan mga mananampalataya. Alam niyo ang mga kaaway na yan ay organisado sila. Will organize sila, so dapat tayo matatag. Kailangan tayo handa sa anumang ulos nila, sa anumang atake nila ay nakahanda tayo. Dahil kung hindi tayo nakahanda, mga kapatid, kawawa ang Kristiyano. Dahil ikaw man ay anak ng Diyos. Kung papatay-patay ka, pagpalampalampa ka, hihilain ka isang hila lang ng kaaway. Hihilain ka na talaga. Amen po ba? Napakasarap magpuri sa Panginoon. Di po ba? Amen. Napakasarap. Kaya huwag kayong magsawa na maglingkod sa Panginoon.
Andiyan man ang kahirapan. Andiyan man yung katamaran ng isa. Kasi kung minsan ako, nauna ko pang hinaharap ang mga ng minsan. Kaya ako yata ay talagang pinipipit ng Panginoon. Kasi tatlong kumpito sa bahay. Sa dawala. Hindi nyo na po mahihirap kasi naglukulong na lahat. So ang natira sa akin ay isang mabagal. So sana siguro pa yun dyan ka lang sa mabagal. Para maibis ka, magbasa na lang ng Biblia. Amen po ba? Amen! Amen na amen! Alam niyo ba ang pag-aalinlangan ay nakasalig sa mga kasalanan sa ating mga buhay? Kasi kung nakagawa tayo ng isang kasalanan o nakagawa tayo isang mabuhay, hindi kalugod-lugod sa Panginoon, nangihina tayo, di ba? Kung minsan yung hindi natin nararamdaman na iba na pala ang ginagawa natin, doon na tayo tinitira ng kalaban. Kung saan tayo mahina, kailangan natin ay matyagan natin. Doon tayo mag-concentrate kung saan tayo mahina, dahil doon tayo tinitira ng kaaway. Amen po ba? Amen. Kaya hinihikayat ko ang bawat isa na magpakagutom kayo sa salita ng Diyos. Amen. Yes. Maging uhaw lagi sa salita ng Diyos. Kasi pag nagpasa ka ng isang verse sa isang araw, Lord, nakabasa naman ako ng isang verse, pwede na yun. Kung wala ng appetizer na magpasa ng Biblia, madali kong magbuso. Isang verse lang kung babasahin nyo, busog ka na. So, maging mapagmatsyag tayo, bantayan natin ang ating mga sarili. Kasi sabi nga niya, little learning is a dangerous thing, di po ba? Kung kukunti yung nalalaman sa salita ng Diyos, very dangerous. Amen po ba? Amen. Amen. So, sino lang nakatitiyak kung pupunta sa langit sa ngayon? Amen! Amen! Lahat tayo na po ba? Mga kapatid, kung natitiyak mong ikaw ay pupunta sa langit, kung alam mo na ikaw ay kasama kita sa paglalakbay patungo sa Panginoon, magalak ka mga kapatid. Dahil maraming mga taong gusto pupunta sa Panginoon, pero hindi makapunta. Bakit kayo? Maraming gusto makapunta sa Panginoon. Kung gusto man nila, babayaran pa rin yan. Yung iba nga dyan, babayaran niya isang tao para ipagdasal siya, para mapawalan sa alam nila ang isang umahal sa buhay. Pero hindi gano'n mga kapatid. So maraming salamat sa kaunting salita ng Diyos na ipamahagi ko sa inyo. Naway na kapulot kayo ng kaunting kalaman. Maraming salamat. Sino pong kasama kay Brother Rogers?